Yo, what's up mga fish lovers? Tuturuan ngayon kayo ngayon ng pagpapakain ng gatnya at pag-culture ng gatnya. Sa pag-culture ng gatnya, kailangan nyo ng green water o yung stock water. Dalawang klase ang gatnya. Isang moina at isang magna. Ang moina ay maliliit, ang magna ay malalaki. Papakita ko sa inyo by body. Ito po ang magna. Malalaki po siya. Ito po ang moina. Maliliit po siya. Ayan, dikit-dikiti pa ako. Sa pagkukulture ng niya, kailangan marami kayong lagayan. Kasi once na mag-crush yung sa isang lagayan nyo, may reserva kayo. Yun. Sa pagpapakain naman, kung wala kayong yeast, kailangan nyo ng hugas-bigas. Pakainin natin sila. Tansyahin nyo lang kung gano'ng karami. Marami akong nagayin ngayon dito kasi baka mag-crush yung ino, i-reserva ako. So, sa dot niya, kailangan merong konting sikat ng araw. Yung gusto nila rin yun eh. Yung naalawan sila ng morte. Kasi ganun din yung sarapit, kinanggalingan nila. Kaya sila sumanda. Para sa pagpapakain naman, kailangan 3 days bago ka magpakain. Isang best na. Kasi pag na-overfeed sila, mamamatay sila. Magka-crush. Hindi sila dadami. Saka yung ano, yung ilalim niya, yun, kailangan i-siphon mo. Kasi yung mga dumi, tsaka may mga patay na gap niya. Kailangan tanggalin mo yan after 3 days para hindi sila magkakawahan yung mga namatay na gap niya. Kaya ito, hanggang dito na lang yung tips sa pag-aalaga at pagkukulga ng gap niya. Subscribe niyo ako. Ka-fish lovers. God bless. Peace.